sisirain ko yung bonding nilang mag-ina. I'm gonna make them suffer, lalo niyang nanay ni Adeline. Gagawin ko rin siyang laughingstock, tulad ng ginawa niya kay mommy. Hi, Miss Ganda. For hair treatment po, ano? Ay, opo. Pinahiya niya yung mommy ko. Ngayon yung nanay mo naman ipapahiya ako. Ano kayong itsura niya kapag green ang buhok niya? Sabi ko na nga ba eh. Idol! Boses mo yung nadidinig ko na mas malakas pa sa sirena ng ambulansya sa super lakas ng bunganga. Di ba kasamahan ka ni Bon sa mga online vlogs niya? Ah, alam ko na! Magkasabwat kayong dalawa! Kayong dalawa ang gumagawa ng mga material laban sa akin! Ngayon, ano po nangyari sa buhok mo? Ma'am, di ba sabi mo kanina, may kliyente kayong doktor, yung galing sa Apex? Ito ba siya? Oh my God! Tignan mo yung ginawa ng anak niyo sa akin! Eh, tignan mo yung ginawa mo kay nanay! She is a disaster. Oh my God, really? That's great! Natutuwa ako sa inyo dahil ang sarap pala sa pakiramdam na napapalibutan ako ng kapwa ko babae na imbis na hilahin ako pababa, eh, inaangat pa ako. Kaya, Lynette, ha? Pumunta ka pa rin sa Thanksgiving party. Yeah! Akong bahala sa'yo. Dr. Santos? Doc? Doc? For a while. Are you done for today? Patapos na po. May mga ibibili na lang. Bakit po? Baka gusto mo sumabay sa akin papunta sa Thanksgiving dinner ni Dr. Hiroshi. Para hindi ka na mag-commute. Doc, nakakahiya naman po eh. Oo, kasi bago yung kotse ko eh. Kaya mag-disinfect ka bago ka pumasok sa loob para hindi madumihan. Ikaw talaga, Doc, no? May pagkamayabang ka din talaga. That was a joke. Ano, sasabay ka ba? Sige po, Doc. Okay. Let's go. Thank you po, Doc, ha. Basta mag-disinfect ka. Ito talagang si Doc. Harry? For you. I guess hindi ka nasasabay. Well, go ahead. Let's go. Yeah, careful. Dr. Benitez, sino naman tong kasama mo tonight? Oh my God, Lynette! Is that you? Ano naman yung paandar mong may pahudi na yan? May tinatago ka ba? Dr. Benitez, don't tell me na si Lynette ang date mo for tonight. Yes, she's my date. Kayo, anong ginagawa niyo dito? We were invited by Dr. Hiroshi. Magkakilala kami. Kaya pwede ba umalis na kayo ng cheap mong date para makapasok na kami? Maya. Oh, what's so funny? Alam mo, Moira, mas may klase si Lynette sa'yo. Dr. Benitez, please. Sorry, Dr. Tanya. Okay ka lang? Tara na. Hello po, good evening. Dr. and Mrs. Tanyag. Table 4 po. Thank you. Ay nako, the nerve of that Carlos para sabihin na mas may class pa yung kasama niyang mag-aagaw ng asawa. Moira, may sinabi kang hindi maganda tungkol sa kasama niya.
dinipensahan lang naman ni Carlos si Lynette. Mabuti pa si Carlos, dinidepensahan si Lynette. Eh ako, yung asawa ko sa halip na ipagtanggol yung honor ko, pinipigilan pa ako. Moira, ikaw ang nauna. Paano kita ipagtatanggol? Huwag ka na magtampo. The next time mangyari yun, I promise. Pagtatanggol na kita. Basta nasa tama ka. Ma'am, sir, ano pong table nila? Table 4. Ah, sige po. Let me assist you. Hello? Hello? For Dr. Carlos Benitez and Ms. Lynette Santos. Table 4 po. Table 4. Thank you. Welcome po. Okay ka lang ba? Gusto mo, huwag na tayong tumuloy. Pwede naman. Bakit? Dahil kay Moira? De, iniisip ko lang kasi baka... Carlos, tapos na yung mga panahon na umaatras ako kay Moira. Hello po, ma'am, sir. Table 4? Ah, this way po, ma'am, sir. You. Ano ginagawa mo dito? Para saan yung bulaklak? Peace offering. Para sa ginawa ko sa'yo noong nakaraan. Anali, kung may magagawa lang ako para pasayahin ka, sabihin mo lang. Gagawin ko. I'm sorry. I thought we had the moment back then. Pero I was wrong. Hindi dapat ako nag-attempt na halikan ka. Ano sabi mo? Hahalikan mo si Annalyn? Sitting with us. Pasensya na po kayo, Ma'am Giselle, but I have to ask you, did you have a hand in this? I wish I did, but no. I guess it's a happy coincidence. Initially, I thought it was going to be a boring Thanksgiving evening. But on second thought, it's going to be a very exciting one. Ma'am, I'm sorry. Pero hindi po pwedeng magtabi si Lynette at si Ninang Moira. This is a disaster waiting to happen. Well, tama ka. Knowing Moira, may gagawin at may gagawin na namang kalokohan niya. So I guess we just have to be on the lookout kung ano naman ang pasabog niya ngayong gabi. Or better yet, bantayan natin si Lynette. A toast to the evening. Regan? You must be one of Annalyn's friends. I'm Harry. Wala akong pake kung si Harry ka. Hindi lang ako basta kaibigan ni Annalyn. Ako ang future boyfriend niya. Ha? Regan, tumigil ka nga. Ano pa yung sasabi mo? Future boyfriend? You're joking, right? Pagdating sa feelings ko kay Annalyn, hindi ako nagjo-joke. Well, hindi ka nag-iisa. Because I have feelings for her too. Ha? Pwede ba tumigil nga kayong dalawa? Baka mamaya sa pang pumunta yung hiritan ninyo eh. Dr. Benitez, thank you for coming. Yeah, thank you. Miss Santos, thank you for coming. Miss Santos, what is the... Oo nga, Lynette.
Ba't ka ba nakaganyan? May tinatago ka ba? What's wrong with your hair? Sobrang pangit ba? Greatest name, Miss Santos. Beautiful. Oops. Take a picture. Thank you. Thank you too. Thank you. Dr. Rossi. Miss Santos. Mrs. Tanya. Thank you for coming. Thank you for having us. Oh, my pleasure. My friend, thank you for coming. Thank you for inviting us. Oh, always my pleasure, my friend. Please, sit down. Enjoy the night. Thank you. Thank you. Olivia. Carlos, dito lang ako uupo. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganito yung kulay ng buhok ko. Actually, tinulungan ako ni Zoe para ma-achieve ko tong look na to. You should be proud of her. Si Zoe? Well, let's just say na nakita kami sa isang salon. Tapos ang sabi niya, bagay daw sa akin yung color green. Akala ko nga masisira yung buhok ko eh. Pero ang ending, ang ganda pala. Bagay, di ba? Ikaw naman, Moira. Hindi mo naman sinabi sa akin na gusto mo pala akong makasama dito sa table. What? Even in hell, I wouldn't dream of sitting with you. Sinaluhan mo na nga ako sa asawa ko. Pati ba naman sa table, sasaluhan mo pa rin ako? Moira, that's enough. There must be some mistake kaya nangyari ito. Well, whoever thought this was a joke should be punished. I refuse to be in the same table with these people. Lynette, gusto mo bang mag-arap tayo ng ibang table? Mas tayo dito. Carlos, hindi na. Dito ang table natin, hindi ba? Kung gusto nilang umalis, edi sino maghanap ng ibang table? Ano? Kami pa ang paalisin mo? Excuse me. We were personally invited by Dr. Hiroshi to this dinner. Moira, huwag mong isipin na special ka. Baka nakakalimutan mo, kaya tayo merong Thanksgiving dinner ay dahil naging successful ang operation ni Dr. Hiroshi sa East Ridge, hindi sa Apex. So anong tinutumbok mo? That your cheap hospital is going to be like Apex? Moira, East Ridge is better than Apex. Apex is old news. And East Ridge is coming for your throat. Paki-double check na lang yung mga meds na ibibigay niyo sa kanya mamaya. Then update me, ha? Doc Lyndon! Yes? Miko po. Miko... Wait. I'll get back to you. Okay. Oh yes, Miko, kamusta ka? I'm doing very well, Doc. Of course, thanks to you and kid Doc Annalyn. Mabuti. Ano ginagawa mo dito sa East Ridge? Bumalik lang po ako para tanungin kung saan yung medical mission ni Doc Annalyn. Para kung malapit lang, siguro doon ko na lang siya puntahan. Medical mission? Si Dr. Santos? Opo, sabi nung kaibigan niya yung mahaba ang buhok. Nakausap ko kahapon. 2 weeks nga daw po siya nandun eh. Bakit to? Well, I would know kung merong nakaschedule na medical mission sa East Ridge. Pero wala. Si Dr. Santos nandito ngayon sa hospital. Talaga po? Bakit naman sasabi nung kaibigan niya yun? I can only speculate, Miko. Bakit hindi mo nalang tanongin si Dr. Santos? Gusto mo samahan kita? Sige po. Come with me.
Good evening. How is everyone here at table 4? Dinner will be served in a short while. I hope you all enjoy the night. Hello po, Doc RJ. I am happy that you're finally home with us, Nino. You called me Nino. Ibig sabihin, inaanak kita? Yes po. I am Dr. Katie Enriquez. Dati po akong chief resident ng GS Department sa Apex. At inaanak niyo po ako ni Ninang Moira sa kasal. Oh, come on, Katie. We all know na hindi mo na may kakampi. You are now with Team Eastridge that is trying hard to be Apex. Moira, please. Yes, Ninang. I am now at Eastridge. Pero magkahiwalay po ang trabaho ko sa personal kong buhay. At kinakampihan ko lang yung mga taong nasa tama. Dr. Katie, baka may available pang table. Baka pwede kasi... Yes, Doc. I'll see what I can do. But for now, let's all be in our best behavior. Nakikiusap lang po ako. Iwas po muna tayo sa away. Again, I hope you enjoy the night. Excuse me. Bastos to eh! Narinig ko kanina, halikan mo si Annalyn. Halikan ikaw? Anong bastos? Wala nung ginawa eh. Sabihin mo, manya ka! Bastos! Wala ka respeto! Uy, Regan! Anong bastos? Bastos eh! I got carried away! Stop! Uy, Regan! Hey! Stop it! Stop that! Kamigil ka! Nasa hospital kayo! Manya! Bastos! Ano? Uy! Ano? Regan! Teka, kayo nagsabi sa akin kahapon na nasa medical mission si Doktora. Pumunta ka dito kahapon? Yes, Doktora. Bibisitahin sana kita. Kaso sabi nitong best friend mo, nasa medical mission ka daw for 2 weeks. Regan, sinabi mo yun sa kanya? Oo, Dok. Niligawan ka niya eh. So ginawa mo yun para masolo mo si Dr. Annalyn. Teka nga, sino ka ulit? Ako si Miko. Dating pasyente ni Doktora, ngayon manliligaw niya. Ikaw? Hari, manliligaw din niya. Uy, manliligaw! Ako lang pwede manligaw kay Dok Annalyn, ha? Ako na una. Matuto kayong pumila! Ay, sumunod sa akin! Miko! Dali natin sa DR. Tumigil na kayo dalawa! Move! Dr. Enriquez is right. Let's just be civilized and share this table. May pakiusap lang ako sa'yo, Lynette. Huwag mo nang awayin ang asawa ko. Ako? Mang-aaway? I know what you did to her yesterday. At alam ko na ikaw ang dahilan kung bakit napahiya ang asawa ko. Excuse me, Dr. Tanyad. Bago mo questionin si Lynette, bakit di mo tanongin ang asawa mo kung anong pinaggagawa niya kay Lynette nung time na comatose ka at nung nasa US ka? Or better yet, bakit hindi mo tanungin si Moira kung bakit ka na-aksidente? Kung sinong tumulak sa'yo sa hagdan at kung bakit ka nagkaganyan? Lies! All lies! Huwag kang maniniwala, Robert. Tignan mo nga, pinagtutulungan nila ako ngayon eh. Mali yata na pumunta tayo sa dinner na to. Let's go, Moira. No, Robert. Huwag nating ipakita sa kanila na talo tayo. We're staying. Matira matibay.
your vitals Q1, then inform me, okay? Yes, sir. Thank you. Doc, kamusta siya? Naging patient namin siya sa neurosurgery before. To manage his epilepsy, but he's stable now. Though, sabi ng family niya, ngayon na lang ulit na-trigger yung epilepsy niya, Miko. Buti okay na siya kasi kung hindi, kasalanan mo. Nung ako, ikaw yung nauna. Ba't ako yung sinisisi mo? No, sino ba? Ano ba? Hindi niyo po talaga kayang tumigil magbangayan? Kasi kung hindi, umalis na kayo dito. Tama si Dr. Santos. Baka lalong matrigger yung epilepsy ni Miko hanggat hindi pa kayo umalis. Inig mo yan? Alis ka na daw. Ba't ako mauna ka na? Ba't ako ikaw? Tara, alis ka na! Ba't ako kinapauna mo? Mauna ka na dun! Ano ba? Sorry ulit. Huwag kayo sa akin mag-sorry. Kay Miko kayo mag-sorry pagising niya. Pero sa ngayon, pwede ba? Makinig muna kayo. Umalis na kayo. Miss, dagdagan mo yung pagbigay mo ng pagkain sa kanila, ha? Kasi alam mo ba, first time niya ni Miss Lynette kumain sa ganitong klaseng restaurant. So malamang, first time din niya makakatikim ng ganyang klaseng pagkain. Baka mag-takeaway pa yan eh. Ay, at saka yung mga pinggan, bantayan mo ha, baka iuwihan. Moira. Sige na, Ate, salamat. Carlos? May naamoy ka. Kasi parang biglang bumaho. Kasi nagsalita ka. Okay, gets ko na. Alam ko na kung bakit bumaho. Nagsalita siya. Okay, ang baho ng amoy pa. Smells like trash. Honey, have you tried their food? Halika. Robert, why don't you try this? Oh, no, I'm sorry, honey. Guwapo talaga ng asawa ko. Mwah! Good, no? Carlos, excuse me lang, ako pa lang ako sa restroom sa tayo. Robert, why don't you try this? Oh, no, I'm sorry, honey. Give me help. Guwapo talaga ng asawa ko. Mwah! Ano ka pa, Lynette? Hindi ka na dapat nagpapa-apekto kay na RJ at saka kay Moira. Wala ka nang nararamdaman para kay RJ. Okay ka na. Okay ka na. Ano? Tapos ka na mag-emote sa banyo? Nakita kita kanina. You were triggered by Moira and my brother. Naawa lang po kasi ako kay RJ eh. Kung alam lang niya kung gaano kasama yung asawa niya. Lineth, the Obeng that we see right now is not the same brother that I used to have. And neither is he the same guy that you used to love. Alam mo, ang mas kawawa dito si Moira. Si Moira? Kasi hindi naman talaga siya mahal ni Obeng. Ang babaeng mahal ni Obeng ay ang Moirang nagpapanggap na isang ulirang asawa.
which is not the real her. So one day, igising si Ubing sa bangungot na nilikha ng asawa niya. And when that happens, there's no other place to go for Moira but downhill. And of course, we are going to end up laughing at her. Kaya huwag ka na magpa-apekto. Okay? Let's go back to the dinner. Moira, are you okay? How can I be okay? I just had an ibis in my mouth! Go stop breathing! Sir Roshi! It was me, and it was all me. So ano ngayon ang gagawin mo? Ganyan ang sasakyan ni Giselle. Siya lang ang may ganyan. Kung ganun, madali na namin matutuntun yan. Alam na namin ang gagawin namin. Ayusin nyo, ha? Salamat din pala sa pag-aalaga mo sa kapatid mo. Pwede ba? Zoe may kapatid si Harry. Kahit di mo tanggapin. Dad,